Mga katambay, muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, pag-uusapan po natin ang tao na, kung naalala nyo na, mga bobo! Di po ba? Mga PI kayo! Di po ba? Yan ang nagsasalita na ganyan. Mga yan po. Pag-usapan po natin ang si Larry Gadon, ang dating attorney na disbar. Di po ba? Dahil nagkaroon siya ng issue. Di umano noong nakaraan, kaya hindi na po siya attorney ngayon, si Larry Gadon. Ang hindi po balimbing at hindi po siya sip-sip, mga kabayan. Ito po mga katambay, pakinggan po natin si Larry Gadon. At saka, na tayo, saka po tayo magkomento sa mga bobo! Di po ba? Ito po. Si Presidente Bongo Marcos ay hindi adik. Nagsalita na ang PDEA na wala sa listahan ng mga suspects ng drug users ang pangalan ni Presidente Bongbong Marcos kahit noon pa man at hanggang ngayon. Hindi adik si Presidente Bongbong Marcos. Napakaganda ng kanyang pamamalakad na ating pamahalaan. Sa katunayan ay sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 18 taon ay tumaas ang ating employment rate ng 95.8%. At nagkaroon tayo ng increase ng palay production ng 300,000 metric tons ngayon sa kanyang pamamahala. At napakarami pang mga bagay na pag-unlad ang kanyang ginagawa. Kagaya na lamang ng pagbaba ng inflation rate ng 3.9% itong nakaraang Disyembre. At marami ngayon ang mga investors na naglalayon na magtayo ng mga negosyo dito sa ating bansa. Kaya tayo ngayon ay maganda ang tinatahak tungo sa pag-unlad sa bagong Pilipinas. Kahit tanungin ninyo ang mga gabinete, na ang lahat ng aming ginagawa ay talagang sang-ayon sa direksyon at advokasya ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Si Presidente Bongbong Marcos ay isang adik sa pagmamahal sa bayan, isang adik sa pagtatrabaho. Napakaganda ng kanyang pamamahala. Kaya mga kababayan ko, mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, tayo ay manalig at umasa sa mas mabuting pamahalaan sa pamamagitan ng pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Maraming maraming salamat. Ayan po, nakita na po natin at napakinggan ang hari ng mga bobo! Di ba? Si Larry Gadon, ang dating attorney na si Larry Gadon. Siya po ay hindi sip-sip at hindi po siya balingbing. Kasi po, nung panahon ni Pangulong Duterte, isa pong tagapagtanggol din po ng ating Pangulong Duterte, si Mr. Larry Gadon. At ngayon po, naki-PBBM na po siya ngayon. At napakarami niya po na parang si Mr. Gadon ay ginagawa tayong mga bobo! Di po ba, mga katambay? At ang sinasabi niya, kahit daw tanungin sila, sila tatanungin, mga gabinete siya sa pag-unlad at sa maayos sa pamamalakad ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Bongbong. Bakit hindi tayo tanungin, mga mamamayan? Bakit ang kailangan tanungin ni sila? Di po ba? Eh, siyempre, una-una, sasagot sila ng laging good. Oh, siyempre, boss nila yun eh, di po ba? Meron po siyang 8 na inilatag sa atin na puro magaganda sa salita, mga katambay. Puro sa salita lang. Unang-una, hindi pa naman ito napapatunayan dahil hindi pa naman nagpapa-drug test ang Pangulo, di po ba? Ang sinasabi lang, una, si Bongbong Marcos daw ay hindi adik ang ating Pangulo. Dahil ang, sino ang nagsabi? Ang PDEA. Eh, alangan bang ako, PDEA, ang commander in chief ko, Pangulo? Alangan sabihin ko, boss, adik ka. Naka-record ka sa amin. Eh, Pangulo siya eh. Baka kinabukasan, tanggal na yon. Kung sino may chief ng PDEA, di mo ba? Ginagawa tayong bobo ni Mr. Gadon. Hindi kami bobo, Mr. Gadon.
dapat tinatanong mo rito, expert, hindi naman expert sa pagkuha ng droga o sa dugo. Itong Pideya, di po ba? Nanguhuli lang ito ng mga drug lord, sa ng mga drugs. Hindi ito dapat tanungin, Mr. Gadon. Mr. Gadon! Saka ito, si Pangulong Marcos, hindi pa nagpapa-blood test, drug test. Ang kukuha dyan, doktor, Mr. Gadon, hindi Pideya. Ginagawa mo kaming bobo. Ang pangalawa, napakaganda raw ang pamamalakad ng ating Pangulo. O, kauna-una ang pagkakataon, sinabi niya, mga katambay, sa loob ng 18 taon, tumaas ang ating employment ng 95.8%. Mga kababayan, abay, tayo makakaramdam yan at makakasagot, hindi si Larry Gadon. E kihirap-hirap na maghanap ng trabaho sa ating bansa at kimahal-mahal ng bilihin. At nung nakaraang na survey, ang laki na inflation natin na walang trabaho mga Pilipino. Ginagawa mo kaming bobo, Mr. Gadon. Hindi kaya si Mr. Gadon, di umano, ang adik. Mga katambay, hindi kaya siya adik. Hindi alam ang mga sinasabi o makasip-sip lang sa Pangulo at maiangat lang. Di po ba? Ay, nako, Mr. Gadon. Ay, nako. At ang isa pa, nagkaroon daw sa pamamahala ni Pangulong Marcos, yung pangatlo, ng pagtaas, ang increase ng bigas, ng palay, ng 300,000 metric tons, mga katambay. Bilihin mo. Pero ang presyo ng bigas, 75 pesos per kilo. Di po ba? Talagang ginagawa tayong bobo ni Mr. Gadon. Di po ba? Larry Gadon, gising-gising, pumunta ka sa palengke. Doon ka magsabi na maraming palay. Nung panahon ni Duterte, hindi inabot ng 50, 60 ang bigas. Wala pang metric tons doon na pinagmamalaki, Mr. Gadon. Talaga niluluo tayo. At ang pang-apat, naibaba rin daw ni Pangulong Marcos ang unemployment. Diri mo yun? Nung nakaraan, napakarami nagkaroon ng trabaho, 95 yung isa. Eto naman, napababa naman niya yung unemployment. Napakarami niya naibigay na trabaho dito sa kabila. Etong kabila, 94.5.8. Ang nakatrabaho. Yun ang sabi niya. Eto naman yung sumunod, naipababa naman yung mga walang trabaho na 3.9% itong nakaraang December. talaga niluluko tayo. Pang lima, napakarami daw na mga banyaga na mamumuhuna sa ating bansa, mga tambay. Puro plano pa lang yun. Hindi pa pisa yung itlog. Binibilang mo na kung ilang yung napisa. Papasukin mo muna sa bansa, Mr. Gadon. Pagka nag-invest na sa bansa, saka mo ipagmalaki sa amin. Di ba mga katambay, yun ang tama? Di po ba? Talaga si Mr. Gadon, no? Niluloko tayo. Pang-anim, kahit daw tanungin, ayun, yung mga gabinete, sinabi ko, kahit daw tanungin ang mga gabinete, sila, maganda pamamalakad ng PBBM. Yun yung pang-anim. Pang-pito, si PBBM ay hindi adik. Hindi raw adik. Adik daw si PBBM. Adik sa pagmamahal sa ating bayan. Adik sa pagtatrabaho. At sa kanya magandang pamamahala. Birihin mo yun. Tapos yung pang-sampo, tayo daw ay umasa ng magandang pamahalaan kay PBBM. Yun yung pang-walo. Mga katambay! Ipa-drug test natin ito si Mr. Larry Gadon. Natutulog, saka mukhang bangag. Di umano. Nako, Mr. Larry Gadon, kahit ano gawin mo, Pilipino, kaming mga Pilipino pa rin ang makapagsasabi kung maganda ginagawa ng amo mo. Nararanasan namin, napakataas ng mga bilihin, napakataas ng bigas. Napakaraming walang trabaho. Katulad ngayon, may problema pa sa Mindanao. Binabaha. Mr. Gadon, gising-gising. Ay, nako mga kababayan. Talagang lahat na lang nagtatanggol na sa ating Pangulong Marcos. Magtrabaho po kayo. Ang kailangan namin, trabaho, hindi yaw-yaw.
Kailangan makita namin yung trabaho po ninyo. Di po ba? Kaya mga katambay, ang tagal na nahimik ni Mr. Gadon, ang tagal yan na nahimik, yung pala lalabas at lalabas pala yan para lang tayo gaguhin. Para tayo bulahin. maganda ito, tumakbong senador, mga katambay. Napakagandang manalo senador ni Mr. Gadon, mga katambay. Kasi lahat ng plano niya, hindi pa nangyayari, inilalatag na sa atin lahat. Ay nako, Mr. Gadon. No? Buti na lang, hindi ka nanalo. Kung hindi, ako, talagang ano, mahihirapan na pala. Ngayon, katulad dami, alam na namin na ikaw pala'y balimbing. Tapos ikaw pala hindi na, hindi mo pala nararanasan at makikita sa mga balita na nagmamahalan, nagtataas ang lahat ng bilihin sa bansa. Samantalang sa'yo, binanggit mo pa yung palay, hindi ka na nahiya. Sobra-sobra pala at kilaki-laki na mga harvesting natin sa palay eh. Pero ang bigas natin ay ubod ng mahal. Ay, nako. Nako. Nako, Gadon, maglubay ka na. Ilan po? Mga tamay, ako'y masaya lang po dahil narinig ko na naman si Larry Gadon. Talagang hinihintay ko yung magmura eh, yung mag-PI eh. Hindi na siya nag-PPI ngayon eh. Ay, nako, Mr. Gadon. No? Yun lang po ang komento natin sa nanluluko sa ating ngayon. Di ko man, no? Binobola tayo ni Mr. Gadon. Mga katambay. Dumiri mo, walo yung nilatag niya. sa pananaw ni Kamanong, wala pa nakikita. Puro gagawin pa lang. Di mo po. Katulad nung mag-iimbest, wala pa. Puro promise pa lang po yun. Wala pa. Di po ba? Ay nako, Mr. Gadon. Yun lang pa mga katambay. Medyo napatawa po tayo ni Mr. Gadon sa kanyang pag-aangat sa upuan at pag sobra-sobrang, you know, sobra-sobrang sip-sip sa ating pangulo. Na tayo po'y naging masaya kay Mr. Gadon, mga katambay. Muli po si Kamanong, mabuhay ka Mr. Gadon, nang dumami ka pa. Muli po, nagpapaalam, masaya si Kamanong, pinasaya ko ni Gadon, ni Larry Gadon. Mga katambay, muli po si Kamanong, nag-iwan po na kahit po mahirap, maging masaya rin po tayo. At laban lang po mga Pilipino, kaya natin ito. At tiis-tiis po, may pag-asa pa, babangon pa tayo, Pilipinas. Bye-bye. Paalam.